body, di ba? Siya lang naman po ay aesthetic and rejuvenation medicine diplomate. Then, ophthalmology. Mm-hmm. Academic director lang naman siya ng international, take note ha, International College of Allied Health Sciences and Technology. And ito yung kanyang mga racket affiliations. No? Aki-google na lang. Finesa Estetica. O yan ha. Dia Lumina. Royal Aesthetics. Derm Asia. Asian Academy for Aesthetic. And of course, our very own company doctor. None other than Dr. Maria Cecilia Katapang. Good afternoon po, Doc Cecil. Good afternoon, everyone. Come alive with Dr. Vita OPC, di ba? At actually, first time natin di-discuss ang OPC, Sir Troy, di ba? So, hindi pa natin napag-usapan to. So, alam naman natin, I'm sure marami sa inyo, alam na ang Dr. Vita OPC, dual anti-oxidant, 5 vitamins, probiotics to improve your, to boost your immunity. Kasi lalo-lalo na, kahit na mag-a-alert level 0, Sir Troy, sa Korea, never bumaba ang level ng COVID cases. Sa China, 30,000 cases as of yesterday or the other day. Sa Hong Kong, 10,000 cases a day. So, hindi, we cannot let our guard down, di ba? Hindi pwedeng magpa-easy-easy lang tayo. Kailangan importante ang immune system malakas, di ba? Nandyan yan, makuha natin yan sa Dr. Vita OPC. Tapos, pag maganda ang immune system, maganda ang built ng iyong ano, sense of ang iyong physical built, di ba? Yung hindi ka nanghihina. So, maganda ang sense of well-being mo. Kaya, improve ang iyong spirits sa Dr. Vita OPC. Ang immune system, alam naman nyo, yun ang panlaban natin sa mga mikrobyo po ang pasok sa katawan natin. Kagaya ng dengue. Pag malakas ang immune system mo, patay ang lamok, hindi ikaw. Diba? Pag malakas ang immune system mo, patay ang UTI mo, hindi ikaw. Diba? You are able to avoid infection. Pag malakas ang immune system mo, diba? Malakas ang panlaban mo sa sakit, kagaya ng cancer. So, importante talaga na ang immune system mo ay malakas. Dahil pag ang immune system nyo is low, the human body will be infected by the virus and bacteria, eventually causing diseases. At manghihina ka, magkakasakit ka, at ang gastos magiging triple dahil babayaran ng ospital, ang blood test, at ang doktor na may PF. Diba? So, may mga habits tayo, no? Bad habits na nakakasama, na nakapampahina ng ating immune system. Pag malakas kumain ng asukal, dessert, kagaya ko, may dessert yan, pwedeng kumain ng walang, hindi pwede matapos ang dinner o pagkain ko ng walang matamis. Kasi, lalang, mampalis ng umay. Yung umay na yan ang nakaka-diabetes. Kasi yung umay na yan, i-neutralize mo ng matamis. So, alin ang nakaka-diabetes? Di ba yung umay? Oh, alin ang nakaka-high blood? Yung taong kausap mo bago tumaas ang blood pressure mo. Siya ang cause ng high blood mo. Di ba? So, yung excessive intake of sugar, kasi nga, pag-accumulate yung ano, mga glucose mo na yan sa makatawan mo, actually, mag-diabetes. Sobrang busy mo, kagaya ni Sir Troy. Sa kabisihan niya, sa lakas niya magbenta ng Dr. Vita products, yon nakakalimutan niya mag-exercise. Kaya yung tiyan niya, medyo lumalaki. No? Kailangan niya ng Dr. Vita OPC. Diba? Over time, sa pagsusosyalan, sino ang ganyan? Si Bong Inchon, laging nasa restaurant. Tapos yung mga nagyoyosi tsaka nagiinom, di ba? Tapos yung mga stress sa sobrang trabaho, sobrang overwork, di ba? Buti na lang may Chantal products kasi kahit mayroong mag-overwork ka sa kakabenta,
At saka kakapromote ng siya ng products. Eh, ako, re-recover ka, nakaka-recover ka dahil sa Dr. Vita OPC. Kasi yung mga bad habits na yan will cause the human body to lose its protection dahil hihina ang immune system. Magkakos ka ng magiging mapopromote ang sakit sa katawan mo. No? Magkakaroon ka ng, you may develop allergies o yung allergy mo mag-exacerbate. Pwede ka magka-prone ka sa viral infection kagaya ng COVID. Diba? Tapos, infectious diseases, madali kang makapitan, hindi ka mahawa. Kung yung pandemic, di ba, wash your hands, mag-mask, exercise lagi. Exercise talaga is a mainstay talaga in maintaining health. So, pero ano lang yan, di ba? Sige nga, maghugas ka na maghugas. Bakit yung mga kapitbahay namin, hugas ng kamay, nagka-COVID din? Di ba? Ako, mask ng mask. Ayun, na-COVID din ako. So kasi these are not guarantees, no? Yung mga washing hands, auxiliary measures nga lang daw yan. What you really need to do is to boost your immune system. Diba? Yun, enhance your own immunity para ultimate ang protection. E ano masagot natin dyan? Dr. Vita OPC with B vitamins and zinc. Siyempre kayo, kabisado nyo na yung mga B vitamins and zinc. Mga ilang araw na natin sunod-sunod pinag-uusapan yan, diba? Ang vitamin C, alam natin, is ano, maganda yan sa immune system. Hindi lang ako nagkukwento, hindi lang natin pinag-uusapan. Nakikita nyo yan sa, ang tawag dito, sa YouTube, sa Google, and so on and so forth, di ba? Ang zinc, ilang Diyos ko, isang kalahati, 30 minutos na natin pinag-uusapan ang value ng zinc sa katawan. Alam natin that ang zinc is involved in about 300, ano, mechanism sa ating katawan. Pero ito bago to, OPC. Ano ba yung OPC? Diba? Yan. Ang OPC, acronym yun. Ibig sabihin, shortcut. Ang pangalan niya, oligomeric o proanthocyanidins. So, OC. So yan ang OPC. Kwento kong sandali lang. Ang OPC, ang anti-oxidant properties niyan, mas pa sa vitamin C tsaka sa vitamin E. 'Di ba? So ang nangyayari diyan, andiyan naman yan, one of the most common bioflavonoids with a special man. Ang ibig sabihin lang niyan, yung catechin, kunwari ito monomer, isang pirasong monomer ng catechin. Eh pagka pinrases mo yan, pinolymerize mo yan, di ba? Eh dadami yan, magiging isang buong malaking bolang catechin yan para mas effective siya. Yun ang ibig niyang sabihin. Di ba? Parang monomer, kapraso isa. Isang monomer, polymer na. So parang ganito yan. Ang OPC, parang ano yan, ganito, ang mga bata. So may lalaki, may babae, mag-asawa. Nagtalik. Di ba? Yung babae monomer, yung lalaki monomer, nagtalik. Yung pagtatalik, yun yung polymerization, di ba? Oligolization, yan. Yun yung process, yung pagtatalik. Pag nagtalik ng anak, ang anak, 13, 20, yung mga anak, ang polymer. So, pinaparami sa pamamagitan ng prosesong polymerization ang isang monomer. So kunwari ang antioxidant is catechin o epicatechin o gallic acid o tannin. Yan pinaparami sa isang proseso na kung tawagin ay polymerization. So ang end product is an oligomeric proanthocyanidins. Kaya ang OPC ay effective kasi para siyang potent o pinatapang na produkto o compound. So yan ang sabi nga ng mga Taiwanese. Yan ang fair patron saints ng gustong mag-maintain ng immunity. Vitamin C, zinc, 'di ba? COVID, puro vitamin C, zinc, gluconate, 'di ba? Grapeseed, cranberry. Tapos dagdag mo daw ang vitamin B3. Yang paborito nating probiotic at ang B complex. Okay. Kwento ko lang sandali. 'Di ba nung kainita ng COVID, vitamin C. Nako, mga 2000 milligrams ng vitamin C iniinom ng bawat isa sa isang araw. Ilan sa kakilala nyo ang nag-COVID pero nakakay vitamin C? Halos lahat sila.
Halos lahat ng nag-vitamin C na COVID. Ano ibig sabihin? Hindi sapat. Halos lahat ng nag-COVID na zinc na COVID pa rin. Ang ibig sabihin, hindi sapat. Eh, hindi pala sapat. Anong pwede pang gawin? Ayan na. Ang grapeseed, cranberry, B3, B-complex. So, pag alam naman natin repeatedly, pinag-uusapan natin, vitamin B is the vitamin of life. So, I will not touch on the vitamin C, vitamin B, B3, C, and zinc. But I will touch on the new ingredients that might not be too familiar to us. Diba? Ang grapeseed, cranberry, at sa at ang Streptococcus salivarius. Ay, teka. Siyempre, pasira ng ang cortisol. Ang pasira ng momentum ang hanging. So, yun. So, ang ano ba to? Ang grapeseed has 10 several benefits sa body natin. Ano ba naman ang grapeseed? Ba't effective siya? Ang grapeseed, by the way, is an OPC. Yan. Ano ba naman ang grapeseed? Ba't siya effective? Marami daw siyang polyunsaturated fatty acids. Ano nga yun? Sabi nila, pag yan daw marami sa katawan natin, at sinif mo raw yung laman ng katawan natin, no? Yung fatty acids ng katawan natin, sa unsaturated, mas healthy ka. So, ito, poly, ang dami, di ba? So, poly, unsaturated pa, so mas healthy sa katawan. Omega-6, fatty acids, galing din dyan yung poly, unsaturated. Linoleic acid, vitamin E is an antioxidant, and phenolic antioxidants in the person, person of resveratrol. Maraming effects ang maraming benefits ang by ang grapeseed extract sa katawan. Isa, ang grapeseed extract ay maganda. Maraming ayan, antioxidant called tannins, no? Ang tannins na 'yan, antioxidant. Hindi lang 'yon, anti-mutagenic pa. So pag sinabi mo mutagenic, 'yan yung mga nagco-cause ng cancer. Eh anti, parang antibiotic. O di sabihin, mainam pala siyang pampatigil ng cancer o pampastop ng cancer o anti-cancer. Kasi anti-mutagenic dahil sa tannins na laman ng grapeseed that is effective against cancer. O yun. So yun pala yung effect niya. Kaya pala effective siya sa cancer dahil sa tannins. Yan ang isang laman na active ingredient ng grapeseed extract. That's why it we'll be right back.